Mga mahal na kapatid, nais namin na bigyan ninyo ng malaking pansin ang kilusan na aming inilulunsad sa kasalukuyang panahon na gisingin ang damdamin ng lahat ng Iglesia ni Kristo upang unawain nila kung sa anong panahon sa yugto ng kasaysayan ng Iglesia narito tayo ngayon. Sinabi ko ito sapagkat napakalaki ng kinalaman ito para sa ating kaligtasan. Noong ang Iglesia ay makabalik na sa lungsod ng Jerusalem, ito ay mayroong ibinigay na babala at hudyat. At yung hudyat na yon o panawagang yon ng Panginoon Diyos ang siya kumunang nais na ipabasa at ipaalam sa inyo lamang. Ipinagpapauna ko, mga mahal na kapatid, na itong gawaing ating kinabibilangan ay tinatawag ng Biblia na gawain ni Elias. Alam natin na merong Elias na propeta sa panahon pa ng bayang Israel, at meron ding tinawag na Elias bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa lupa, at siya ay si Juan Bautista. Subalit, bago dumating ang kakilakilabot na wakas ng mundo, ay magsusugo uli ang Diyos ng isa pang Elias. Tinatawag na Elias sapagkat taglay niya ang espiritu at kapangyarihan ni Elias na propeta. Sapagkat si Elias na propeta, kung hahalungkatin natin ang kasaysayan ng Biblia, ay hindi po namatay sapagkat siya ay iniakyat na buhay ng Panginoon Diyos sa langit, at sa panapanahon ay isinusugo ng Diyos ang kanyang espiritu at kapangyarihan sa iba't ibang katauhan. Kung ano ang gawain ni Elias sa huling panahong ito, ito nga ang ipababasa ko muna para maintindihan ninyo ang paksa na ating pag-aaralan. Basahin mo, kapatid Narnel, ang Mateo 17:10. Bakit po sinasabi ng mga eskriba na paparito muna si Elias? Tanong ng mga alagad. Sumagot siya, paparito nga si Elias upang isaayos uli ang lahat ng bagay. Tumigil tayo. Hindi ho si Juan Bautista ang tinutukoy na Elias doon. Hindi ko na didetalyahin sa inyo, hahaba tayo. Ang tinutukoy doon, yung Elias na bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ikalawang pagparito, ay siyang Elias para isaayos ang lahat ng bagay. Sa mga katwid, mga mahal na kapatid, dapat nating ayusin muna ang iglesia bago si Kristo ay bumaba mula sa langit. Nananawagan ako sa lahat ng mga kapatid, unang-una sa mga may tungkulin, sa inyong pastor, sa mga pamunuan, sa mga katulong ng mga ministro, makipagkaisa kayo sa amin dito sa pagsasaayos na ito ng iglesia. Marami tayong dapat isaayos sa iglesia bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit, ano po ang pinapakay ng pagsasaayos na ito? Ano ang ating layunin at hikain o nais nating mangyari kaya natin isinasaayos ngayon ang iglesia?
ang sagot kung ano ang adhikain ng ating Panginoong Jesucristo para sa iglesia na isinagawa niya noong narito pa siya sa lupa. Ano ho yun? Pakinggan nyo sa Juan 17:12. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ano po ang diwa ng pamamahala ni Kristo sa iglesia? Isipin ninyo ang ating Panginoong Jesucristo, humigit kumulang itatatlong taon nangasiwa sa iglesia. Pero sa loob ng maikling panahong yon, napansin nyo ang sabi niya, habang kasama nila ako. Ibig sabihin sa loob ng maikling panahong kasakasama niya ang iglesia, ano po ang isinagawa niya? Ang sabi niya, iningatan ko sila, inalagaan ko sila, at ni isa ay sinikap ko na wala kahit isang mapahamak liban na kay Judas, na yun ang tinutukoy doon na taong humanap ng kanyang kapahamakan. Mga kapatid, isipin ninyo kung gaano kahalaga kay Kristo ang bawat isang iglesia ni Kristo, kung gaano kanyang paghahangad na kapag ka ang tao'y napaloob sa iglesia, hindi siya dapat mapahamak. E ano po ang dapat gawin? Kailangan silang ingatan, kailangan silang alagaan. Bakit kaya ganito ang diwa at adhikain ng ating Panginoong Jesucristo? Sino ho ang may kagustuhan nun? Sa 6:39. At ito ang kanyang kalooban. Alam mo kung sino yung kanya? Opo, sir. Itataas mo siguro, no? Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. 39 ngayon. At ito ang kanyang kalooban ng Ama o ng Diyos. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa. Isipin nyo kung gaano kasino yun po ang kalooban ng Diyos. Kahit isa sa inyo hindi dapat mawala. Basta't napaloob kayo sa iglesia, pagkakataunan ninyo para maligtas, kailangan lang kayo ay isaayos. Yun nga ang ipinaliliwanag namin sa inyo. Gaano pong pagpupunyagi ang dapat iukol diyan para matupad yang pagsasaayos na yan sa iglesia tungo sa kanilang ikaliligtas? Pakinggan nyo sa Isaiah 62:1. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot. Ulitin mo nga yan. Hindi ako tutugot. Hanggat hindi siya na ililigtas. Tuloy. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Yan ho ang mga leader ng Diyos. Gaano ang kanilang pagpupunyagi para maisagawa ang kanilang misyon ng pagliligtas? Ang sabi ni Isaias, para sa Jerusalem, na siyang punong lunsod ng Israel noon, ay hindi siya tutugot hanggat hindi niya sila naililigtas at napagliliwanag ang kanilang kaligtasan. Kaya dito po sa kilusang ito, kailangan makipagkaisa sa akin ng mga may tungkulin. Alam nyo, maaaring merong mga kapatid na masagasaan sa aming ginagawang paglilinis ngayon sa iglesia. Pero, kung sila'y masasagasaan, pagkatapos sila'y magbabago at maliligtas, masarap na pagkasagasa yun, di ba? Alam ba nyo kung anong ginagawa para ang iglesia ay maisaayos? Tignan natin ang ginawa ng mga apostol. Ano po ang kanilang ginamit para isaayos ang iglesia? Kolosas 1:28-29. Yan ang dahilan kung bakit namin
ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa na sakdal at walang kapintasan. Hindi ho inanib lang sa iglesia, hindi pinasok lang sa iglesia. Ulitin mo nga yung bahagi yun upang maiharap. Upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa sakdal at walang kapintasan. Ibig sabihin, yun ang uri ng maliligtas. Pero gaano po ang kanilang pagsisikap doon? 29. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Hindi ba nyo napansin, mga kapatid? Pare-pareho. Ang diwa, ang isipan, ang pagmamalasakit ng mga leader sa bayan ng Diyos. Unang-unang ating Panginoong Jesucristo, iningatan, inalagaan ng iglesia, kahit isa, ayaw niyang mapahamak. Pagkatapos, ang mga propeta, ang sabi nila, hindi kami titigil, hindi kami tutugot, hindi kami magpapahinga, hanggat ang iglesia o ang bayan ng Diyos noon ay aming naililigtas. Ito naman ngayon ang mga apostol. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, ako ay nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin. Ano po ang kanyang pinagpunyagian? Ipinangaral namin, pinaalalahanan namin, buong linaw naming tinuturuan. Hindi ba ginaganito ang ginagawa namin ngayon sa iglesia? Makinig kayo. Sa mga pagsambang, maririnig ninyo sa pagsamba sa panahong ito. Yun po ang mga pagtuturo na aming isinasagawa para maintindihan ninyo paano kayo maghahanda sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, eto, sasabihin ko sa inyo. Hati tayo, ho? Ate. Yung kalahati na pananagutan para kayo maligtas, gagawin namin. Gagawin ng aking mga kasamahang ministro at saka ng mga kapamatok namin may tungkulin. Pero, yung kalahati, gagawin nyo. Hati tayo. Hindi ho pwedeng kami lang. Sapagkat kung kami lang, ang mangyayari, mamimili tayo. Bawal ho yung mamili. Kayo ang magpilit. Pero kami, pilitin kayo, yan ho ay hindi na tama. Kaya, para tayo ay makabuo ng kaligtasan, yung panig namin, dapat namin gawin. Yung panig nyo, gawin nyo. Ano ho ang panig nyo? Ano ang dapat nyong unang-unang maunawa sa isinasagawa nating kilusan ngayon sa paglilinis sa iglesia? Pakinggan nyo sa aklat na sulat ni Pablo kay Tito. Sa uno. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos. Palawakin ang kanilang kaalaman. Intindihin nyo yun. Kailangan ninyong tanggapin yon. Narinig po ba nyo, mga kapatid? Kailangan tumibay ang inyong pananalig. Hindi yung konting problema lamang eh. Humihina na ang ating pag-asa sa kaligtasan. Ba eh, huwag naman ganon, mga kapatid. Ikalawa, palawakin. Palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanan. Sasamba kayo na sasamba at huwag kayo matutulog sa pagsamba. Sapagkat kung hindi, hindi nyo malalaman ang dapat ninyong gawin. Sapagkat sa kaligtasan, kailangan lumawak ang ating kaalaman. Tuloy pa. Sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos. Yan sana maintindihan ninyo. Tuloy pa. At bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ano po ang panig nyo, mga kapatid? Tanggapin ninyo ang mga katotohanang itinuturo sa inyo. Patibayin ninyo ang inyong sarili sa pag-asa. At paniwalaan ninyo na ito makapaglalapit sa inyo sa Diyos at ito makapagbibigay ng pag-asa sa inyo sa buhay na walang hanggan. Pagka ginawa ninyo yan, wala na ho tayong problema. Jesus, pwede ka nang bumaba. Ayos na iglesia. Pero, hanggat hindi tayo nakararating doon, siguro sasabihin ng iba, alam nyo kapatid, ang problema ko'y ganito eh.
Nabalitaan ko na ho yung pag-aayos na yun eh. May pinuntahan na ho ako eh. Ng mga may tungkulin. At ako ho ay pinagsabihan na kung hindi raw ako magbabago sa kasalukuyang estado ng buhay ko, eh ako raw ay ititiwala. Ba, ano ba ako yun? Ano ba ang buhay mo? Kasi ho, may problema ako sa pag-aasawa eh. Ano yun? Eh, alam naman nyo, kapatid, nakapag-asawa ako nung una na hindi ko naman masyadong gusto. Eh, tatlong buwan lang ko kami nagsama eh. Pagkatapos eh, iniwanan ako. Eh, mahirap naman ho nag-iisa sa buhay. Kumuha ako ng iba. At yun ho ngayon ang kasakasama ko. At ang masama pa ho niyan, kasal ako doon sa isa, eh hinamon ako ng kasal nitong ikalawa, nagpakasal ako uli. Bigamia pa. Dito pa lang sa batas ng lupa. Ngayon, eh ano ka akong problema, kapatid? Eh sabi ho sa akin ng aking katiwala, pag daw hindi ako humiwalay, eh ako eh matitiwala. Eh alam naman nyo, kapatid, yung paghiwalay sa asawa, mabigat yan kung hindi naman kayo nagkakagalit. Magkasundong magkasundo kami nitong asawa kong ito eh. Yun ho sana ang sasabihin ko sana sa iglesia, na sana yung mga ganyan, huwag nang pakialaman. Yun ang aking itatanong, kapatid na Arnel. Ang terminong ginamit, nakikialam tayo sa pamumuhay. Pati yung mga kabataan, nagre-reklamo rin sa akin, pati raw sila, pag nakikipagtipan sa sanglibutan, eh pinupuna, ibinababa sila sa koro kung sila yung aawit. At kung sila yung nag-asawa sa sanglibutan, eh sila itinitiwalag. Meron pang isang kapatid, ang sabi sa akin eh, akalaan ba naman ninyo kapatid, pati ba naman yung pagtaya ko sa loto? Eh pati ho ba naman yun eh, pinakikilaman pa eh. Sa panahon ho ito ng kahirapan eh, gusto kong magkaswerte eh. Hindi ko lang masabi sa kapatid eh, swerte kaya o disgrasya aabutin mo. Pero ito ang tatanong ko lang kay kapatid Arnel. Bakit ba natin pinakikilaman pati yung pamumuhay ng kapatid? Aral po ng Diyos nasa Biblia. Sige. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pakialam niyo rin si Apostle Pablo. Pero, mga kapatid, itanong natin sa kanya, bakit? Ulitin mo yun, sana. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Anong pamumuhay? Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin. Bakit? Upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. You know, sabi ko rin sa ayaw humiwalay sa asawa eh, na hindi naman niya tunay na asawa. Hindi rin sila nakakagalit. Sabi ko, kapatid, eh hindi nga kayo nakakagalit. Ang Diyos naman ang galit sa iyo. Gusto mo maging kalugod-lugod sa Diyos? Iyan ang paraan. Kaya hindi pakikialam yan para ka pasamain o para ka panghimasukan. Pakikialam yan para ka ilapit sa Panginoon Diyos. Eh ako naman eh kapatid eh, napakasiglang iglesia ni Kristo. Maski tignan mo ninyo sa nagbibigay ng tulong o handog o kaya eh sa pasalamat. Ako ho eh walang palya sa pagsamba. Hindi ho ba sapat na yon? Siyete nga. Tayo'y tinawag ng Diyos para gawin ang gusto natin. Upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Meron pong dahilan kaya tayo tinawag. Para mamuhay sa kalinisan. Kaya hindi ho sapat. Samba ka lang ng samba. Mahalaga ho yung pagsamba. Sabi ko nga sa inyo, kayo magpapalya ngayon. Ako, baka dumating si Kristo yung araw ng pagsamba, wala pa kayo. Saka pa ba kayo mga ngatwiran doon, sasabihin niyo, Jesus, eh paano eh, may trabaho ko eh. Sasabihin ni Kristo, may trabaho rin ako, hindi mo anak tumaba, eh papasok sa langit. Kaya napakasaklap. Ano ho ang dahilan? Sapagkat kaya tayo tinawag ng Diyos
para tayo ang kanyang asahan na mamuhay sa kalinisan. Paano ba yung pamumuhay sa kalinisan? 4. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sino man sa kanyang pag-aasawa. Ang pag-aasawa ho sa Biblia, sagrado eh. Ngayon, tatanungin kita, Kap Narnel. Marangal bang pag-aasawa yung pagkatapos na hindi kayo nagkasundo eh, maghihiwalay kayo? Hindi. Yung bang pag-aasawang inyutos ng Diyos eh, pwedeng lagutin ng tao? Hindi. Yung bang pinapagsama ng Diyos, yung itinali sa pamamagitan ng kasal, pwede bang papaghiwalayin samantalang nabubuhay? Hindi. Eh ano ang dapat gawin ngayon ng mga iglesia ni Kristo para huwag silang mapasubo sa hindi magandang buhay may asawa? Eh huwag kayong padalos-dalos sa pag-aasawa. Ikalawa, ito pa ang una. Bago kayo mag-asawa, magpanata muna kayo. Kung yung pakakasalan ninyo, yun ang bigay ng Diyos. Eh, sabi sa akin ng isang kapatid, paano ko malalaman ang bigay ng Diyos? Madali. Pagka walang hadlang, pagka magandang maganda hanggang sa araw ng inyong kasal, palatanda ang bigay ng Diyos. Pero hindi pa kayo kinakasal. Hindi, wala na kayong tigil ng kaaway. Araw-araw ay nagtatalo kayo. Kung ano-anong problema na bumabangon, tapos nagpilit pa rin kayong pakasal, eh ang napangasawa mo, hindi bigay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. Huwag kayong mag-asawang masyadong batang-bata. Dahil irresponsable pa. Lalo na yung mga lalaki na wala naman trabaho. Aba, mga kapatid, ang pag-asawa ngayon, hindi naman dahil sa minimenos natin ang mahihirap na tao. Ang mag-asawa ho ngayon eh, hindi biro. Bakit? Sa laki ho ng responsibilidad. Hindi ho lamang ang pag-iibigan, kundi ang inyong kakayahan, mga lalaki, na buhayin ang inyong pamilya. Pagka wala kayong kaya, ano gagawin ang asawa nyo? Sila magtatrabaho? Yan ang simula ng inyong hindi pagkakasundo. Magseselos ka pag umuwi siya ng alanganin. Magagalit ka pag hindi mo siya dinatnan sa bahay. Kaya ko sinasabi ito, mga kapatid, eh, huwag naman tayong sumalubong kay Kristo na kalakaladkad natin ang lahat ng problema. Hindi ho lang sa pag-aasawa. Tayo dapat mag-ayos. Ano pa dapat nating ayusin? 8, 9, ganjis. Hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iyukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Alam nyo, pinipili ko, marami ho tayong dapat na tuparin sa iglesia, pinipili ko ho yung mga sensitibong doktrina na hindi masyadong nasusunod dahil nga sa meron hong kontrobersya sa pagitan ng magkakapatid. Yung pag-iibig ang magkakapatid, yan ho ay doktrina. Kung itanong ko sa iyo, Kap Narnel, maliligtas ba yung hindi may ibig sa kapatid? Hindi po. May ibig naman sa Diyos eh. Ang paano po masasabi kung may ibig sa Diyos kung ang kanyang kapatid ay hindi niya? Sa 3. 14 muna siguro. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang galing. Sino yun? Sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Siguradong ligtas yung umiibig sa kapatid. Tuloy mo. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Paano kayo maliligtas kung nasa kamatayan? Tuloy pa. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Sagwa. Tuloy pa. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Hindi yung maliligtas. Eto, mga kapatido, ayusin natin. Nag-aayos din lang tayo sa iglesia. Yung lahat ng mga kapatid na nakikinig sa akin,
na mayroong sigalot sa kakapatid sa iglesia, pagkatapos ng pagsamba, mag-ayos kayo. Huwag na ninyong, huwag na kayong magpaayos. Kayo na lang. Huwag kayong magsisiraan. Huwag kayong magchichismisan. Huwag kayong maghahatid dumapit. Huwag kayong magsasalita ng laban sa kapatid. Huwag kayong hahatol sa kapatid. At ikaw namang kapatid, huwag ka namang gagawa ng anumang bagay na laban sa kapatid mo. Dadayain mo siya sa hanap buhay kung magkasosyo kayo. Ito ho, mga kapatid, ay dinidetalye ko sa inyo sapagkat gusto ko, pag iniwan namin kayo, sigurado na kayong ligtas. Isa sa mahalagang doktrina para maligtas, ibigin mo yung kapatid. Yan po ang utos ng Panginoon Diyos. Hindi ako ang may utos niya. Pag-aasawa, tapos na tayo. Pag-iibigan magkapatid, tapos na tayo. Pangatlo, eto pa isa na kailangan nating ayusin. 11. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay. Tulad ng sinabi namin sa inyo. Ano ba sinasabi niya? Nari, tungkol saan yan? Paghahanap. Sige, paliwanag mo sa kanila. Paano paghahanap buhay? Dapat pong maghanap buhay ng marangal ng ayon po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sa pangunguna po ng Ama ng Sambahayan. Ano ba yung paghahanap buhay na hindi marangal? Labag na po sa kalooban ng Diyos. Ang halimbawa po, kung may pandaraya, lalaki po pandaraya. Labag sa batas. Yung bang sugal eh, hanap buhay ba yan? Hindi po sir, kasalanan po yun. Bakit? Labag po sa prinsipyo ng Biblia yan eh. Yan yung paghangad ng biglang yaman, ang tawag po ng Biblia yan eh, kasakiman. Bawal po sa prinsipyo ng Panginoong Diyos. Kung sa kabila po ng pagsasaayos na ito, ay merong mga kapatid na nasa dinatnang nasa pagsuway, ano ho dapat gawin? 2:25-26. Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan at sila'y makawala sa silo ng Diablo. Ano po dapat gawin ng mga may tungkulin? Sana ang mga may tungkulin ay gising at hindi natutulog, hindi sa pagsambalang, kundi sa pangangasiwa sa inyo. Yung mga sakop ninyo na nasa paglabag, kung kaya ninyong sawayin, sawayin na ninyo. Kung hindi nyo kaya, ibigay ninyo sa ministro. At kung totoong malubha, maaari ninyong dalin sa pamamahala ng iglesia para malutas ang suliraning kinalalagyan ng kapatid sa uri na paglabag. Kung sa kabila po niya, ang isang kapatid ay sinaway at ayaw pasaway, ano po utos ng Diyos? Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo! Ano po yun? Itiwalag. Siguro sasabihin sa akin ng kapatid na medyo suberbio, eh ano sa akin? Okay, itiwalag. Siguro naman eh, dahil sa pinuhunan ko eh, 30 taon ba naman ako sa iglesia eh. Ganun-ganun lamang eh. Hindi na ako maliligtas. Tanong natin sa Diyos, maligtas ka kaya? Pag natiwalag ka, na ang dahilan eh, hindi ka nagbagong buhay. Tignan natin sa Oseas 13:13-14. Ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay. Ngunit tinanggihan para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya'y anak na suwail at mangmang. Pakinggan nyo. Hindi ko sila paliligtasin sa impyerno. Hindi ko sila ililigtas sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Impyerno, parusahan mo sila. Eh kung magmakaawa? Wala na akong nalalabing awa sa kanila. Ayaw po namin mangyari sa inyo. Mga kapatid, makipagkaisa kayo sa aming kilusang ito.
para isaayos na ang iglesia. Kung makarinig kayo, bukas makalawa, kahit manwariwala, na binabasa ang circular ng pagtitiwala, eh, alam na ninyo dahilan. Hindi dahil sa gusto naming magtiwalag, yung kapatid ayaw na niyang piliin ang kaligtasan sapagkat tiyak pong hindi maliligtas. Napakabigat ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, impyerno, pahirapan mo sila. Eh, hindi po namin nais na mangyari sa inyo yan. Kaya, para bago tayo magwakas, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, nahihirapan ba kayong sumunod? Kung kayo ay nahihirapang sumunod, wala ho tayong dapat gawin kundi baguhin lang ang ating paniniwala. Pagka ang ating paniniwala katulad nitong babasahin ni kapatid na Ardel sa aklat ng mga awit, ang magiging paniniwala ninyo ay hindi ho kayo mahihirapang sumunod. Basahin mo na ang 11. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. 9. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay ng binata sa kanyang kabataan? Ano sagot? Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Anong uring pagsunod? Buong puso, ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Mga kapatid, kung maniniwala lang kayo na ang utos ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa pagtupad ninyo sa utos ng Diyos, hindi kayo pababayaan ng Diyos, magiging magaan po ang pagsunod. Ikalawa, kung ang mga utos ng Diyos inyong mamahalin, sa paraang iingatan ninyo sa inyong puso, hindi kayo magkakasala. Kung sa inyong pagsunod sa utos ng Diyos, ihahandog ninyo ang inyong buong puso, damdamin, kaluluwa, hindi ho kayo mahihirapan sa pagsunod. Sino po ang hindi makasunod? Yung ang paniniwala, pagka siya sumunod, mawawalan siya. Halimbawa, nawalan siya ng asawa. O kaya, hanap buhay niya mali, pinaiwan sa kanya, nawalan siya ng hanap buhay. O kaya, gusto niyang magpunta sa ibang bansa, sinaway siya, walang iglesia ron, nawalan siya ng oportunidad. Kaya ang nasa isip niya, eh, paano ba naman ang gagawin ko? Pagka ako sumunod, masyado namang kalugihan ang nangyayari sa buhay ko. Malaking-malaki ang nawawala sa akin. Eh pagka ho ganyan ang paniniwala ng isang iglesia ni Kristo, hindi nga kayo makasusunod. Pero mga kapatid, totoo ho ba yun? Totoo ho ba na nawawala, nalulugi? Napapahamak ang taong sumusunod. 1-3. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Panginoon ang gawain araw-araw. Mapalad! Ewan ko kung malas yung mapalad. Sino mapalad? Sa dos. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Paano makikilala sumusunod? Ang gawain ay matwid. Namumuhay silang ganap sa daan ng Panginoon. Doon sila lumalakad. Tuloy. Ibinigay mo sa amin yung iyong mga utos upang aming talimahin at sundin na ng buong lugod. Kita nyo? Tuloy pa. Gayon ako umaasa. Umaasang magiging tapat. Mga kapatid, kung kayo ay tunay na umaasa, yan ang asahan nyo. Yan ho ang totoo. Huwag kayong maniwala sa udyok lamang ng isip nyo. Sa sulsol ng kung sino-sino ang tao, lalo na ng kaaway natin sa pananampalataya, ang paniwalaan natin ang sinasabi ng Diyos. Ano yun? Mapalad ka pag sumunod ka sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan pag sumunod ka sa Kanya. Siya ang bahala sa buhay mo pag sumunod ka sa Kanya. Siya ang bahala sa hanap buhay mo, sa pag-aasawa mo,
magkasunod ka sa kanya. Kaya, bago namin kayo iwan, mga kapatid, inihiling ko sa Diyos na sana ay sapat na ang narinig ninyo ngayon para kung sakaling lumakad pa ang mga araw at hindi naman tayo magkaroon ng kapalarang magkita pa uli dahil sa lawak po ng iglesia, ay sasabihin ko na lang sa Diyos, Ama, sana ang naiwanan kong mga anak mo na hikayat sa iyo, na hikayat na sumunod sa iyo, naniwala sa sinasabi mo at nakipagkaisa para maisaayos ang kanilang buhay, para sila ay tiyak na maligtas. At hihilingin ko rin kay Jesus na alam ko naririto sa pagsambang ito sapagkat yun ang pangako niya na pagka tayo nagkakatipon ay narito siya sa kalagitnaan. Hihilingin ko sa kanya na sana'y tignan kayong isa-isa pati ng mga mahal ninyo sa buhay na naiwan. At hihilingin ko sa kanya, Panginoon, huwag mong iwawala kahit sa narito. Handa silang sumunod sa utos ng Diyos. Handa silang pasakop. Sukdo lang sila malugi sa laman. Nasagasaan man ang ilan sa pagsasalitang ito, pero tatanggapin nila ng buong lugod sapagkat ang pinakamahalaga sa kanila, Jesus, ay ang marinig nila, ang tinig mo sa araw ng paghukom na sinasabi mong halika, pinagpala ka ng Ama, manahin mo ang kariyang inihanda sa iyo buhat ng itatagang sanglibutan. Basbasan ng